Kumusta mga amigo? Matapos mapanalunan ni Nikola Jokic ang 2020-21 NBA MVP Award ay talaga malaking tulong ito sa kanyang career. Dahil kasi sa award na yon ay magiging eligible na siya na pumirma ng Supermax Contract Extension ngayong 2022 or 2023 mga amigo ayon yan sa report ni Bobby Marks ng ESPN. Pwede nga na pumirma si Nikola Jokic ng 5-year $241 million Supermax Contract Extension mga amigo at panagkataon, ito na daw ang largest contract in NBA history. Sa 2023 ay magiging unrestricted free agent na itong si Nikola Jokic. Samantala, ang 2020-21 NBA season ay hindi naging maganda ang resulta para dito sa Los Angeles Lakers dahil nagtapos ito sa bagay na hindi nila inaasahan. Isa sa major na dahilan ay ang kanilang injuries lalo na sa kanilang dalawang superstar. Sa naging appearance ng Lakers icon at 7-time NBA champion na si Robert Horry sa Darren Rosillo's podcast ay nagbigay siya ng payo sa Lakers All-Star Big Man na si Anthony Davis kung ano ang dapat itong gawin mga amigo. Medyo mabigat ang payo na ito ni Robert Horry. Ayon kasi kay Robert Horry na dapat na daw tanggalin ni Anthony Davis ang kanyang trainer. Hindi niya daw alam kung ang trainer ni AD ay yung dati pa rin. Magmula lang pumasok ito sa NBA at kapag iyon pa nga din daw ay dapat niya na itong tanggalin. Hindi daw siya nito inihahanda sa 82 games bagamat ngayong season daw ay 72 games lamang dahil pinaiksa ito mga amigo. Pero ang tinutukoy daw ni Horry ay ang pagkalahatan lalo na may history itong si Anthony Davis pagdating sa injury. Pwede nga na mag-try si AD ng ibang method kung magre-response ba na maganda ang kanyang katawan sa unconventional workouts na hindi niya pa nagagawa dati. Kung magkataon daw na pakinggan ni AD si Horry ay pwedeng maghanap na ng ibang gigs ang kanyang trainer. Sabi pa ni Robert Horry na kailangan daw ni Anthony Davis na tumingin ng inspirasyon at pwedeng si LeBron daw ang susi nito. Kailangan daw ni AD na humingi ng advice dito kay LeBron kung paano ang ginagawa niya dahil alam naman daw natin na si LeBron James ay parang Iron Man bago ang hindi inaasahang injury na malaganan siya ni Solomon Hill. In short, bibihira nga pong ma-injured itong si LeBron James dahil maalaga si LBJ at magaling mag-condition ng katawan, yun daw ang dapat matutunan ni Anthony Davis. Dahil ang NBA season daw ay nagsisimula kapag off-season kung paano mo ihanda ang sarili mo sa 82 games sa regular season plus sa playoffs. So yan ang mabigat na payo ni Robert Horry, medyo harsh lang para doon sa trainer ni Anthony Davis kung sakali man na mapalitan siya. Pero kung para sa ikabubuti naman ni Anthony Davis ay pwede niyang sundin ang payo ni Robert Horry. So ano ang masasabi niyo mga amigo sa naging payong ito ni Robert Horry kay Anthony Davis? Isulat na ang inyong opinion sa comment section at aking babasahin yan hanggang sa muli. God bless!